A pleasant and good morning, mga kabaro. Today, we will learn on how to check and change our rescue boat cooling water pump impeller, which gives the most important contribution with regards to vessel inspection. Tara, samahan niyo ako. Ito, tinatanggal natin yung pin sa link ng rod. Tanggalin natin tong cover. Ilalim niya para mahugot natin pababa. Drag. Ito na mga kabaro, tinatanggal na namin yung cover sa propeller side. Ihilain natin pababa yan. Para matanggal yung buong propeller side. Yes. Kita nyo may gear sa dulo. Spline, para spline gear. Spline gear para mag-drive ito dun sa taas sa engine dito side. Dito connected. Tapos dito natin tatanggalin yung impeller. Tapos papalitan natin. Rubberized lang yan yung impeller niya, mga kabaro. Mga kabaro, maaari nagtatanong kayo kung bakit namin tatanggalin to. Inspeksyonin na namin dahil parang tubig sa cooling namin parang mahina yung pagbuga niya. Kaya check namin yung kanyang impeller. Hindi pa nasaksyon eh. Tatanggalin na natin to. Cover. Impeller cover. Kasi ito yung impeller niya mukhang gas-gas na. Worn out. Wala, mukhang worn out na. Oh. Ayan oh. Wala na talaga oh. Ayan. Hintay niyo mga kabayan, kaya siguro mahina yung suction niya, tsaka yung discharge niya. Kaya yan yung papalitan namin. Bubunutin ngayon, namin yun. Namin to, bubunutin lang. Yeah. Ganun lang kasimple mga kabayan, o diba? Okay. You have learning something. Suction nga ito. Ito, inspeksyonin natin yan. Ito ba yung suction niya? Ayan. Galing, tapos may yan dito. Key. Okay. So ngayon lilinisin na namin yan tapos. Babalik din. Tapos, habang naglilinis, nag-inspeksyon na rin. Inspeksyon na rin yung mga parts. Baka may mga sira. So, kung okay lang din naman. So, yun lang. Saan yung impeller lang. Brand new to. So, ito yung difference niya. Kung bakit? Maliit na yung sa impeller ng luma. Kaysa sa bago. Ayan. Malaki na yung diferensya. Kaya ito, nagagasgas yan. Kaya dapat yan. Paandarin ng may tubig. Kaya kailangan maandar to na may tubig. Kaya yung proper supply of fresh water while running the rescue boat. Okay? Kaya ito, matagal-tagal na rin tong servisyo nito mga kabaro. Kaya kailangan talagang palitan din. Kaya mga kabaro, ibalik na namin yung cover. Nilagay na namin yung impeller. Reverse forward naman yan, di ba? Oo. So far, yun lang yung diferensya na nakita namin, mga kabayan. Okay, sir. Tapos, balik namin, tapos iti-testing na naman ulit. Bali, ito yung outlet ng kanyang cooling. Lalabas na to sa engine side. Gamo ko yung butas. Pasok. Ayos na namin yung kanyang connector. Ayan, pasok na namin yan. Paloob. So, baka maliin tama. Baka maliin po, pasok. Parang mali yata yung pasok ng itas. Ha? O, parang pababa pa. Pababa pa yung konti. Ayos, tama na yan. Nakakunik na siya. Tapos mamaya, ilalagay na namin itong pin balik. After namin mahigpitan dito. Pero siguro slight lang muna, slack lang muna dyan. Para pwede namin ma-adjust mamaya. Para pagbalik dito mamaya sa pin. Higpita na namin yung kanyang propeller side. After this, we will test. Less than 30 minutes lang. Papalitan na namin. Papalitan naman, Murdan.
less than or more than 30 minutes. More or less 30 minutes. More or less 30 minutes daw. Job is done, and then we will put to test. We will supply fresh water from the bucket so that there is a suction, can give suction from the technique to have water suction from our rescue boat engine. Karamihan to mga kabayan, mga kabaro, may mga ito, may parang earmuff to dito sa kanyang suction side to supply fresh water with pressure para mas mabilis yung pag-suction ng cooling niya. Pero for the meantime, since kung wala tayong parang earmuff na supply, pa-supply sa kanya, ito pwede natin gawin itong half bucket lang, half drums or something, to put some water yung tank para may suction siya. Dito lang sa balbula. Tapos after testing, normally siyempre i-dry natin yung tubig. I-testing na natin, nakilap na natin ng tubig yung ating tanke para may suction tayo sa kulong natin. And now we will start the engine. At testing natin, tignan natin kung may tubig sa mga. Alam niyo mga kabaro, ito yung pinaka importante na tinitingnan ng mga inspector, ng mga vessel inspector sa ating barko, yung cooling na lumalabas dito sa engine side ng ating rescue boat. Once na wala makikitang tubig yung cooling, let's say this side na cooling yung inspector, this is yung sukagad yan mga kabaro. Kaya yan ang laging tutukan natin pag tayo mag-set ng ating rescue boat. Kabaro, sana may natutunan kayo sa aming ginawa ngayong araw na to. So, if you'd like to learn more and to see more of our jobs on board, just subscribe and click the notification bell for you to notify kung may bago tayong videos. Umagang kay ganda, mga kabaro. See you. Thank you for watching. To see more of my videos, just subscribe and hit the notification bell for you to be notified.